Magandang araw mga kapatid, nandito muli ang inyong lingkod, Pastor Marvin M. Alvarez. Isang video ang gusto kong i-share sa inyo. Ito po ay tungkol sa kumakalat sa social media ngayon na nagbigay sa akin ng malaking pagkabahala dahil meron pong relasyon po ito sa turo ng ating Panginoon sa muling pagkabuhay ng mga tao. Itong video na ito ay tumutukoy sa muling pagkabuhay daw ni Ferdinand Edralin Marcos na sa ngayon ay nasa isang lugar. Panoorin po natin ang video. Pagkatapos nito ay ipepresent ko sa inyo yung mga references of the Bible with regards to the resurrection of the body. Panoorin po natin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live from Honolulu. This is Queen Helen Abdurrazzak, February 26, 2022. So meron pong isang babae dito na nagsasalita regarding sa video, no? Siya po ay si Helen Abdurrazzak. Ayan. So parang siya ang nagmamanage ng video na ito. The Raja, the Sultan of Sulu and North Borneo. The Raja, ang tawag nila sa haring nito, sa Sultan of Sulu at sa North Borneo. Ayan. And the King of Southeast Asia. So, siya po yung King, Hari ng Southeast Asia na magbibigay ng statement ngayon tungkol sa muling pagkabuhay ni Ferdinand Edralin Marcos o tinatawag nilang Apulakay. Has a special proclamation, declaration, and pronouncement for today that will help resolve the problem of the global financial crisis and the global climate change and the global health crisis at lalo na itong pagpahinto sa giyera sa Russia and Ukraine. Good morning, mahal na hari. So, base dun sa babaeng nagsasalita, so yung declaration ng mahal na hari ay hindi lamang pala tungkol sa muling pagkabuhay ni Marcos, kundi meron pong crisis sa Pilipinas, global crisis, climate change, at with regards also to the ongoing Ukraine and Russia war. Pakinggan po natin kung ano yung sasabihin ng hari nito. A'udhu billahi minashaitan rajim. Bismillahir rahmanir rahim. La ilaha illallah wa huwa as-sariq lahu mulku wa ilayhi tuwa'u. Magandang umaga sa lahat. To all my brothers and sisters, Christian Muslims in the other tribe. Today is February 26, 2022, that I shall declare the President of the Republic of the Philippines, Ferdinand Edralin Marcos, is still alive. Yan po, maliwanag. si Marcos daw, Marcos na dating presidente ng Pilipinas ay still alive. Believe me or not, wala po siyang kasalanan sa pagka-presidente niya dahil ang mga general ang nag-traitor sa kanya. Especially si Peter Ramos at saka si Juan Ponce Enrile nag-support sa kabila sa AIDS Revolution. Ang AIDS. So may dalawang pangalan na traitor dito na binanggit. Si Enrile at saka si Ramos. O nakita naman natin na yung mga video tungkol sa AIDS Revolution ay nandun nga talaga sila, yung AIDS Revolution na nakipaglaban sa Rehimeng Marcos, ano? Sana ito illegal po dahil mayroong isang spy
tatay galing sa Batikan. Hindi ko na i-mention ang pangalan. Alam po yan ni Apulakay kung sino ang spy na yan. So, may spy, no? Na ang nakakaalam lang ay si Apulakay daw. Sa may sa likod ng ano, sa likod ng EDSA Revolution. Dahil dito, nung mag-visit na si Ninoy Aquino balik sa Pilipinas, from US dumaan siya sa Hong Kong, Hong Kong to Malaysia. Naka-inject na po yan. 72 hours. 72 hours ang binigay lang sa kanya. Kaya nga ang nakaalam yan, isang spy. Alam niya na hindi siya pwede patayin sa injection kundi ipabaril. That's why ito, ang magpaliwanag ito, si Queen of North Borneo, Sultan Abi Hulo. So, si Queens, malamang yung susunod na ipapalabas nilang video ay tungkol doon sa spy na yun ay sasabihin siguro ano ni according dito sa hari sasabihin ni Queen na Borneo, ano? Philippine Island. Ipapaliwanag niya po ito sa broadcasting after my pagkasabi ko sa mga publiko. Ibabalik natin ang yaman ng Pilipinas kasi buhay ang totoong Marcos. So, dito sa pagkabuhay muli ni sinasabi nilang Apulakay ay meron pong mangyayari, no? Yung pagbabalik ng kayamanan ng Pilipinas. Yan. So, abagan natin kung totoo nga ito. Kahit nagmuka siya ng pito. Nagmuka ng pito? Eh, ang mga pito na yan, yan ang gumagawa ng for self-interest. Kaya nga, yung pito na yan, wala silang gawa kundi magpaaway. Pero ang totoo, siya pa rin ang control. Pero ngayon, buhay na buhay siya po. The hours of decision that February 26, 2022, that President Edrin Marcos still alive. Buhay na buhay. Buhay na buhay talaga. According to the statement ay buhay na buhay talaga si Ferdinand Edralin Marcos. Kailangan ibuhay, buhay na buhay siya, mag-appeal na siya, mag-present na siya ngayon sa atin para lahat ng yaman na pinalaki niya sa buong mundo maibalik na dito sa Pilipinas. So, meron yung kailangan talaga na mabuhay ng Marcos, ano, para may balik yung kayamanan ng Pilipinas. Dahil buhay siya. Ano ang mangyari ngayon dahil buhay siya, mahal na hari? Maganda siya. Ang mangyari ngayon, maganda para ang Pilipinas umunlad ulit. Dahil sa pangako niya before siya nag-declare ng martial law sa ikaunlad ng bayan. Disiplina ang kailangan. Pantay-pantay tayong lahat. Inilabas natin siya para bawiin ang kayamanan na pinalaki sa bangko sa buong mundo. So ipapalabas daw si Marcos, ano, para mabawi yung kayamanan na nakabangko sa buong mundo. So ibig sabihin, walang ibang makakakuha ng kayamanan na yon na nakadeposito sa mga bangko sa buong mundo kundi si yung nabuhay muli na Marcos lang, no? Tingnan natin. Kailangan natin siya ilabas para maayos lahat ang pera ng sultanato. Pinalaki niya sa buong mundo para pantay-pantay ang sharing at distribution sa iba-ibang bansa, especially the poor country. Hindi lang pala pang Pilipinas itong kayamanan na ito, kundi lahat ng mga bansa dito sa mundo. According to the statement. Kasi ang pera na ito is a clean money for the poor people. Isa pa,
para mailagay sa ayos ang kaharian ng Diyos Ama, the Maharlika Kingdom of God, Lupasog Empire, ang perlas ng silangan. Ito ang dahilan bakit si Apulakay talagang inihanda niya ito, ang perlas ng silangan. Ito po yung gusto kong isa sa mga dahilan kung bakit ginawa ko itong reaction video na ito, dahil tungkol, meron pong sinabi na Kingdom of God, Maharlika Kingdom of God. Kaya bilang isang pastor, naisip ko ito na i-share sa mga kapatid, dahil sa palagay ko ay meron pong mali dito, lalong-lalo na yung statement tungkol sa Maharlika Kingdom of God. I-backward po natin, tingnan po natin ito. Siya po Lakay, siya po guide ni Dr. Sirisal Mang Doktor. Lahat ang gawa niya galing through the advice of Dr. Sirisal. Kasi ito nakatakda. So lahat pala ng ginagawa ni Marcos noon ay ito po ay through the advice of Jose Rizal. So yun po yung sinasabi po dito. Walang Marcelo, paano matago ang gold galing sa hulo na dinala sa Intramuros sa Central Bank between 1935 and 1936 with a total 617,500 metric tons. 617,500 metric tons ang natang kabuuan ng Marcos Gold na sinasabi, ano? Mayroon pang siyang balance. May balance pa. Yun ang naiwan. Yun ang tinago doon sa tunnel. Sa tunnel? Anong tunnel? Saan kaya ang tunnel ito? Puntan natin. Para mabuksan, maibalik ang yaman ng Pilipinas para sa taong bayan ng naghihirap dito sa atin. Ang Martial Law 1978, di ba? Nag-umpisa yan. 1972. September 22, 1972. Sandali, balikan natin yung sinasabi niya kanina na Kingdom of God. Isa pa, para mailagay sa ayos ang kaharian ng Diyos Ama, the Maharlika Kingdom of God, Lupasog Empire. Kaharian ng Diyos Ama, the Maharlika, ang perlas ng silangan. The Maharlika Kingdom of God, ang perlas ng silangan. So, bilang mananampalataya sa ating Panginoon, bilang isang ordinaryong Kristiyano, ano po sa palagay po ninyo ito? Parang meron pong napakalaking suliranin ng Diyos Ama dito pala sa Pilipinas, ano? At bakit hindi natin nakita yan sa Biblia? Kagaya ng mga sinasabi ng mga kapatid na ito, ewan ko kung totoo nga itong mga ito. So, mag-iisip ako at tignan ko kung merong relasyon ang Pilipinas tungkol sa plano ng ating Panginoon, lalong-lalong sa kaligtasan. Ano? Pero bilang isang pastor, alam ko na wala naman tayong napag-aralan o kaya nakita sa Biblia tungkol sa Kingdom of God, Maharlika Kingdom of God. Okay? Ito ang dahilan bakit si Apulakay talagang inihanda niya ito, ang perlas ng silangan. Si Apulakay, siya po guide ni Dr. Sirisal Mang Doktor. Ang Martial Law 1978, di ba? Nag-umpisa yan. 1978 daw ang Martial Law, sabi nung babaeng nagsasalita. 1972. September 22, 1972. Declaration of Martial Law. Yun po. Sino ang nag-declare niyan? Ang totoo o yung mga hindi totoo? So may totoo at hindi totoo na tinutukoy dito na nag-declare ng Martial Law, mga kapatid. Sino kaya itong mga ito? Kasi ang nag-declare nito ay in-chief. In-chief? Hindi totoo. Kasi ang totoo, mag-dicta lang siya. So paano iyan? Kasi siyempre, iisa ang dapat ang presidente. So yun ang sinasabi ni Apulakay
na kailangan isaayos niya. Oh. Yung lahat ng mga nagkasala sa kanya, syempre, kailangan niya rin ayusin, lalo na itong mga general na nag-aantay sa kanya. Dahil dito nag-umpisa ang pagdeklara ng Marcelo dahil kay Insanias Aquino. Ang inchik na Marcos, hindi yung intelligent Marcos. May inchik na Marcos daw, mga kapatid, ano? Ang inchik na Marcos na yan is a Taiwanese. Magpinsan po po yan ni... Inchik na Marcos na Taiwanese. Ano kaya? Baka mestizo siguro, no? Mixed blood. So, Taiwanese at saka inchik. Sukarno, ni Lee Kuan Yew, ni Mo Chidong. Kaya na siya may mga pangalan ang na nag-plan at si Aquino paano magkaroon ng Marcelo para magawa nila ang gusto nila. Para so pala, si Aquino pala at saka itong mga itong inchik na ito at saka yung mga binanggit na mga pangalan ng mga Taiwanese ay sila ang nag-declare behind, sila ang nag-declare ng Marcelo, hindi si Marcos. Para ang yaman nakatago makuha nila, yun ang umpisa ng Marcelo. Kasi mga residente, permanent residente mag-migrate sa kanilang lugar, ang ipalit nila yung mga immigrants na hindi taga-roon kasi na nagkaroon ng misunderstanding. Ngayon, ang Maharlika Kingdom of God, Lupasog Empire. Maharlika Kingdom of God. Yan. Kaya napaka-importanting mailabas siya dahil siya ang kinikilala ng ama ng Maharlika Kingdom of God, Lupasog Empire. Oh, ama ng Maharlika Kingdom of God. Sino kaya tinutukoy nila ito? So parang mga kapatid, nangangahulugan na merong ito, opinion ko lang ha, parang may kaugnayan ang Diyos dito sa kayamanan na sinasabi dito in relation to the Maharlika Kingdom of God. So, may ginagawa siguro ang Diyos dito sa base dito, ano, may kinalaman ang Diyos Ama tungkol sa mga kayamanan na ito. Talagang lumalabas na po dahil na-declare natin na ang absolute monarchy sa January 22, 2022. Nakatakda na yan. Hindi na pwede hindi ilabas, kundi ilalabas. Wala na magawa ang national at saka local. Kailangan tayo mag... So talaga kung ano yung nakatakda, according to them, ay talaga. Kung nakatakda nga talaga, ay mangyayari. So, wala nang magagawa ang national at saka local government natin dito. Transition para magdagdag, hindi magkulang. Kasi transition ang kailangan dito to Federal Republic of Lupasog. Ito ang federation. Yeah, Maharlika Kingdom of God, Lupasog Empire. Maharlika Kingdom of God dito sa... Kaya nga, naguguluhan ng mga tao. Kasi siyempre, bakit merong Maharlika, merong federal? Paano mo maibigay ng linaw? Kasi lalo ngayon, lumabas na ang apo na talagang nandiyadyaan. Kaya nga, masaya si Ama Ali. Siya ang nag-utos na ilabas na ang matanda na isa dahil ang Kiram Asset at ang Marcos Asset ay iisa. Meron pong binanggit dito na Kiram Asset saka Marcos Asset. Sinabi ng babae ay iisa. Ano kaya ito, mga kapatid? Pakinggan natin. Para sa sangkatauhan. Kasi ang Marcos Asset at saka Kiram Asset, parehas din po yan eh. Parehas lang. Dahil ang Marcos ay the attorney and pack and trust ng Kiram. Ay magpinsan po yan. The relationship is cousin. Okay. Kaya nga nagkasundo sila.
paano nila mapalaki ang pera, paano nila matulungan ang iba-ibang bansa para maayos for the future generation ang buong Pilipinas. Kaya maraming ang pera ng sultanato para maibalik dito. Kaya nga marami talagang magugulat dito sa deklarasyon, sa pronouncement mo at itong proklamado na buhay. Oo, talagang maraming magugulat dito kasi lalong-lalo na ako, in my opinion, bilang tagapangaral ng ating Panginoon sa kanyang mga turo ay tungkol sa muling pagkabuhay ng tao. Merong tinuturo kasi sa Biblia tungkol sa muling pagkabuhay. Ito ay sinabi na ng ating Panginoon na during the second coming of Christ, sa dito po ito ay nakasulat sa 1 Thessalonians chapter 4 and chapter 5, na lahat na nakay Kristo when the Lord comes, especially the dead will rise, and we, tayong mga buhay, susunod din sa mga buhay, then we all rise up together and meet the Lord in the air, and we will live with Him forever. Kaya nga, ito yung tinutukan ko po dito na itong pagkabuhay muli ni Marcos ay ito po ay naayon po ba sa turo ng ating Panginoon. Lalong-lalo na sinabi ang words na Kingdom of God, Maharlika Kingdom of God, ng Diyos Ama. So kaya mga kapatid, ito po ang aking reaction dito. Kaya hindi po ako siguro naniniwala ng basta-basta sa mga anong bagay na ano, ang kung bakit ko ginagawa ito kasi para ipaalalahanan ang mga kapatid nating mananampalataya sa ating Panginoon. Baka malin lang po tayo, mga kapatid. Kaya ina-encourage ko ang bawat isa na magtasag po tayo ng Biblia para malaman po natin ang mga katotohanan at hindi katotohanan sa pamagitan ng knowledge natin sa mga salita ng ating Panginoon. Ngayon, pag tinanong ka, nasaan si Apo Lakay? Lalabas po niyan po. Lalabas po niyan. Sa ngayon, at least ngayon napatunayan na, natin. Sa ngayon, nandoon siya sa Mount Makiling. Nasa Mount Makiling, mga kapatid. Si Ferdinand Edralin Marcos. Okay? Saan kaya banda yun? Doon para puntaan natin. Paano mo nalaman na nandoon siya? Basta nandoon siya sa Mount Makiling. Yun ang pagkasabi ng mga lolo ng mga spiritual. Lolo ng mga spiritual. Yun yung sinabi ng mga lolo ng mga espiritu doon. Ha? Okay. Hindi nakikita. Pero nakikita sila ng tao. Yung may third eyes. Ayun. Ang nakakita lang daw pala yung ano, sinasabi nilang Marcos na buhay ay yung mga tao na may third eye. Tignan natin, mga kapatid, tuloy natin. Kaya nga po mahal na buhay po siya. Kaya nga po mahal na hari, napakaswerte natin dahil nagmisyon tayo. Dahil alam natin na hindi tayo mahihirapan dahil buhay yung matanda at walang magawa ang lahat na nag-angkin ng kayamanan, lalo na yung mga signatories, dahil buhay ang pinakaulo, pinakaumpisa, pinakasource ng kayamanan na nagpalaki. Kaya lahat kayong nag-aantay, ito ang pinakamaganda sa lahat. Dahil buhay ang patay buhay. Ayun, yun ang statement ng babae. No? Ang buhay ang patay ay buhay. Kaya pala daw walang makakuha sa mga kayamanan ng mga Marcos kasi buhay, buhay pa. buhay pa. Pero iyan ay pinatunayan ng buong mundo na talagang
walang iba makakaresolba nitong problema nang ginawa dito sa Pilipinas na ngayon ay pinalitan na natin ng pangalan para makuha natin ang kayamanan. Maraming maraming salamat po, mahal na hari, dahil dito napasaya mo at nagulat ang buong mundo, pero wala silang magawa dahil ang hari bumalik. Ang hari ng Islam, si Ama Ali. So, meron pang binanggit dito na hari ng Islam, no? Ha? Bumalik, merong hari din na bumalik. At ang hari ng Islam, binanggit dito ang pangalan niya. Ang hari ng mga Christian, ng may hari din ng mga Christian na sinasabi dito, mga kapatid. Tribo ay bumalik. Sino kaya yung hari ng mga Christian na tinutukoy dito, no? So, isa lang ang ating hari, tayong mga nananampalataya sa ating Panginoon. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, during His preaching, the kingdom of God is near. When we say kingdom kasi, kailangan merong siyang hari at meron siyang pinag-aharian. That's a simple definition of a kingdom. May hari, merong kang pinag-aharian. Kailangan natin siya ibalik dahil para mabuksan na lahat ang nakatago. Kailangan na ng Pilipinas, kasi naghihirap na ang Pilipinas dahil dito sa mga kaguluhan ng ginawa ng mga iba-ibang leader, especially Maria Aquino administration, and down to Noynoy, down to lahat-lahat, walang peaceful ang ginagawa nila sa buong bayan, kundi magpagulo. Ngayon, ilutang natin siya, ibuhay natin siya, mag-appeal siya sa March ito. Kailangan siya magsalita na sa publiko. March. Kailangan magsalita siya, no? Ay siya ay buhay. Ang magpatunay po ay Sultana di Jolo, Philippine Island. Siya ang magpatunay kasi siya ang nakalagay sa World Beneficiary ng Marcos Asset. Siya ang nakaalam. Siya rin ang magsabi kung saan siya ay ako ay mag-justified la. Buhay na buhay si Maraming salamat, si mahal na hari. Ferdinand Italian Marcos. Maraming maraming salamat. So, yung babae, observe niyo mga kapatid, hindi pa natatapos magsalita ang hari. Sumisingit. Bilang isang hari dapat tapusin mong magsalita. Kung ikaw ay hari, walang sumisingit-singit. Parang observation ko dito sa video na ito ay may nagdidikta, no? May kumokontrol sa pagbibideo na ito. At yung mga tanong at saka sagot ay dinidikta ng babae. Yun naman ang sinasagot ng hari. Dahil sa iyo, napatunayan na siya ay buhay. Alam naman natin na dito magiging maayos dahil siya mismo makapagpatunay na ang Pilipino ang walang utang sa World Bank. Dahil ang may-ari ng World Bank ay mismo ang Maharlika Kingdom of God. Yun, mga kapatid, ano? Ang may-ari ng World Bank, wala daw tayong utang kasi tayo ang may-ari ng World Bank. Yun po, mga kapatid. Maraming salamat. At least pwede na po tayong magpaalam, mahal na hali, dahil ang importante na proklama, na deklara, at na ibigay na natin sa buong mundo na buhay siya. So, I have another something to say regarding the kiosk in Russia. So, mayroon pong sasabihin ng hari nito tungkol sa Russia at saka sa Ukraine. Ano kaya ang declaration na kaya iutos niya kaya na patigilan na ang war doon? My advice to President Putin, President of Russia, please be advised, ihinto ninyo na, stop the bloody war
Kasi hindi na nakailangan natin magpaaway. That is not the wrong way to fight with the neighbors, especially tama nga naman. The territory is belong to God. Mm-hmm. Not belong to us, not belong to the human being. It is owned by God. So you as the president of Russia, you must be humble and give and take. Let the Ukraine free. Stop mo na yan. This is my advice to you. I will not let to interfere the United Nations and NATO. Thank they you. Should have to come to Sulu. So parang itong nagsasalita mga kapatid, itong aring neto ay meron siyang kapangyarihan na hindi pahintulutan ang United Nations at sa mga ibang bansa na mag-interfere doon sa gulo ng Ukraine at Russia. Kailangan daw ay pupunta to let out Sulu, the absolute monarch sa Sulu, to rule the king and queen of Southeast Asia. The NATO is already in Ukraine as a defense protector of Ukrainian. Kaya lahat ito, mahal na hari, pinag-aaralan. Kasi kailangan na yan i-pull out sila. Mm-hmm. Kailangan na yan i-stop nila kung ang Diyos Ama ay magbigay na ng punishment sa kanila. Bibigyan sila ng thunderstorm. Mm-hmm. Bibigyan sila ng tidal waves. Oh, tingnan natin. Mas mabuti, Mr. President Putin, please stop as soon as possible. And we will give them sanction. Malaki ang utang nila sa kaharian ng Maharlika. Lahat ng countries sa buong mundo may utang sa Maharlika Kingdom of God. Yan ang pinakamalaking puntos kung bakit lumabas ang Apulakay. The President Ferdinand Marcos, no? Ferdinand Idralin Marcos, welcome home. Maraming salamat po. Magpaalam. So yun po mga kapatid, napanood po natin ang video at ang ating reaction. So bahala na kayo kung gusto po ninyong maniwala sa video na ito. Dineclare ng hari na buhay si Ferdinand Edralin Marcos. Bago po ako magtapos mga kapatid, tungkol po sa napanood po nating video, nais ko lamang i-share sa inyo ang mga salita ng ating Panginoon tungkol sa pagkabuhay muli ng isang tao. Merong napakalaking pagkakamali dito sa napanood natin tungkol sa muling pagkabuhay ng isang tao. Ano po ang sinasabi ng banal na salita? Sa 1 Corinthians chapter 15 verse 51 to 52, ito po ang sinasabi. Listen, I tell you a mystery. We will not all asleep, but we will all be changed. In a flash, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, the dead will be raised imperishable, and we will be changed. Sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 hanggang sa 18, sinasabi po dito, brothers, we do not want you to be uninformed about those who are asleep in death, so that you do not grieve like the rest of mankind who have no hope. For we believe that Jesus died and rose again, and we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in Him, according to the Lord's word. We tell you that we who are still alive, who are left until the coming of the Lord, will certainly not precede those who have fallen asleep. For the Lord Himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of an archangel, and with the trumpet call of God, and all the dead in Christ will rise first. After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will be with the Lord forever. Therefore, encourage one another with these words. Ganon din sa John chapter 5 verse 28 to 29. Sinasabi po dito, do not be amazed at this.
For a time is coming when all who are in their graves will hear his voice and come out. Those who have done what is good will rise to live, and those who have done what is evil will rise to be condemned. Mga kapatid, ito po ay sinasabi ng Biblia na parang kakaiba doon sa napanood natin sa video. Kapag nabuhay muli ang tao, hindi lang iisa o dadalawa ang mabubuhay muli, kundi tayong lahat. Kung napakinggan po ninyo ng mabuti ang nabasa na salita ng ating Panginoon, hindi lang iisa o dadalawa ang mabubuhay, kundi lahat ng mga tao may mabubuhay na patungo sa ating Panginoon at meron ding mabubuhay para sa punishment. Pangalawa, ito po ang itinuro ng ating Panginoon. Base sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 15, sabi ay according to the Lord's words. So hindi po ito nanggaling sa mga trolls o kaya sa mga keyboard warriors na kung saan ay ipinopost na lang sa social media na walang kabuluhan at hindi po na-validate ang kanilang mga ipinos sa social media. Kundi ang mga salitang ito ay nanggaling mismo sa ating Panginoon. Kaya kapanipaniwala na ang mga taong mabubuhay muli, sila'y sasalubong sa ating Panginoon and we will live with Him forever. So in summary, ang resurrection pala, mga kapatid, ay may mga involved. Una, ang involved dito ay una ang salita ng ating Panginoon na nag-encourage, nag-remind sa ating tungkol sa muling pagkabuhay. Pangalawa, ang ating Panginoon. Ang ating Panginoon ay manggagaling sa langit at kukunin niya tayo. At ang mga nananampalataya kay Kristo at hindi nananampalataya kay Kristo, lahat po tayo ay mabubuhay. Pero dalawang destination ang tutunguhan ng tao pagdating ng muling pagkabuhay ng mga tao. So, we will live with Him forever with the Lord when the Lord Jesus Christ comes. But those who did not believe Him will be punished forever. Maraming salamat po mga kapatid. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Marvin M. Alvarez, na nagsasabing nabubuhay ako sa pamagitan ng grasya ng ating Panginoon.